Ano yung iniisip mo, anak? Wala po, ina. Inaalala mo bang magaganap na paligsahan bukas? Opo. May mga bagay na langit lang ang makapagpapasya. Hindi yung malulutas ang pag-aalala. Yan, isa pa rito, Sarah. Ano ba yan? Hayaan nyo lang po ito rito. Madikit na masa po ang ginawa namin para hindi kayo malis sa paligsahan. Kunti na lang. Dikit. Hindi kayo malalagrat sa paligsahan. Si Pulong Mestro Muno, kanina pa naghihintay siya, Yolson. Naroon siya. Hindi tayo dapat mahuli. Bilis sa tatin. Kanino pa raw naroon sa Yolson ang punong mestro? Kaya tayo na. Mabuti pang. Muno, ang mamamahala sa paligsahang ito. Siya rin ang magtatakda ng mga alituntunin. Ang kagisan ng husay sa sining ng pakikipaglaban. Magaganap sa huling bahagi ng paligsahan. Narito si Punong Mestro Muno upang ipaliwanag ang unang yung paglalaban. Bago nakarating sa inyong upuan, dumaan ba kayong lahat sa tarangkahan ng Inchang? Opo. Doon po kami dumaan. Opo, doon kami dumaan. Kung gano'n, tiyak na nakita niyo silang lahat. Pagdaan niyo sa tarangkahan ng Inchang, ilang tao ang nakita niyong hindi nakasuwag ng damit na pagnanto. Music.
Dalawa ron. Mali ang bandana. Hindi sila kabilang sa anumang pangkat. Yung tatlo, hindi nakasuot ng damit pang nando. At yung isa, may hawak na espadang hindi ginagamit ng mga warang. Tama ang iyong sinabi. Yun ang unang katanungan sa unang bahagi ng paligsahan ng mga warang.